Good morning guys. So ito na naman tayo. So please, please like and subscribe kay The Guard Vlog. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe now. So ito, mga fishes ko to, mga pets ko to na nasa terrace. So may dalawang klase yung fish. Isang friendly fish at saka isang territorial fish. So ito, friendly fish ito guys. Pwede nyo siyang samahan ng ibang isda na friendly din. So hindi nyo siya pwedeng samahan ng territorial fish. Pag sinabi nating territorial fish, inaaway niya yung kapwa niya isda na kasama niya sa tank dahil ayaw niya ng kasama. So ito naman ay guppy. Friendly fish din to, kaya lang nakahiwalay to kasi kinakain ng kapwa fish yung kanilang mga anak. Pati siya kinakain niya, kaya may basket yan guys. So hinihiwalay ko yung fry o yung mga anak niya para hindi niya kainin, kasi kinakain din nila yung kanilang mga anak. So yan ang dito sa basket na yan, pumupunta yung mga fry nila para hindi sila makain. So ito, 6 pieces yan. 6 pieces. Oh, ayan na yung mga fry nila. Bale, 37 pieces na sila. So, nakabukod sila para hindi na sila kainin ng kanilang parent. At hindi ko rin sila isinasama doon sa iba kong fish kasi pagkakamalan silang baby brine shrimp. Kasi yun ang kalimitang kinakain ng mga isda. So, sa territorial fish naman, pag sinabi nating territorial, kumakain sila ng kapwa nila isda. Ito, si Aro. Ayan, kitang-kita nyo. Si Aro, ang kinakain niya ay kapwa niya isda. Kaya kailangan mag-isa lang siya sa tank, or ang kasama niya ay kasing laki din niya at territorial din. Kailangan yung friend niya or yung tank mate niya. Pag sinabing mate, yung pwede niyang kasama sa tank. Bale, malaki naman tong aking tank na to, 16 gallons ito guys. So hindi pa siya masikip sa tank na yan. Papalta namin yan kapag lumaki na siya. So ito, naka-recover na siya, 'di ba guys? Nung nakaraan, yung sinabi ko sa inyo, nagkasakit si Aro. So ayan, kita nyo, wala na siyang bukol, sa tagiliran. Masigla naman siyang kumain, guys. So at napag-alaman ko na delikado pala yung worm na 'yon na naka-ano sa kanya, kasi kung hindi daw 'yung nakalabas, ay possible niyang ikamatay. So, sa nabasa ko, sa internet, sa research ko, pag ang arowana mo ay female, sa scale siya lalabas, or sa kaliskis yung worm, dun siya lalabas. Kapag naman female, ay sa hasang or sa gills. So, meaning, ang aking si Aro ay isang female arowana. So, napakaswerte natin kasi female arowana si Aro. So, ayan. Once every 2 days ko siyang pakakainin kasi malaki naman yun guys. So binibili ko siya, kino-quarantine ko muna guys yung pagkain niya kasi possible na magkaroon yun ng contamination or sakit or worm. Ayan. Ito pala, nag-order pala ako guys ng mga filters, 'di ba? Dalawa lang yung in-order ko dati. So order ulit ako para lahat ng tank ko may filters na. Napansin niyo do sa mga sa nauna kong video ng tank, may mga filter na sila na ganito kasi pinagtitigis ako na sila para naman fair silang pare-parehas na may filters. So ito, kailangan 'to para sa ating mga isda para hindi kamayat-mayang lilinis ng tubig. Dahil ang paglilinis mayat-maya ng tubig ng isda ay nakakamatay kasi nawa-water shock sila. So, kailangan once a month or once every 2 weeks ka maglinis ng iyong tank. At saka pag meron ka naman noong mga bacteria, noong bacteria-eating organism sa tank mo, hindi mo naman kailangang mayat-mayan linisin yung tank mo. Kasi sila na yung kakain nung bacteria na galing doon sa poops ng iyong isda. So, kapag may filter na ganito, maaari mo siyang labhan yung foam niya. Papakita ko sa inyo dito guys kung paano siya inaalis. Kung paano nyo i-detach siya doon sa mismo niyang lalagyan. At kung paano nyo ikakabit doon sa aerator hose ninyo. So, ayan, ina-unbox na natin.
Bali, 3 piraso ito guys, kasi yun lang naman yung kulang ko dun sa tank. Yun namang aking si Aro ay top filter siya guys. Pag sinabi nating top filter, nakahiwalay or nakalabas yung kanyang filter. At may mga filtrations siyang kasama doon sa kanyang filter sa taas. So, kaya hindi lumalabo yung tubig ni Aro. Napansin nyo na kahit na nagpapalit ako ng water kasi kailangan ng constant water change nung nagkasakit si Aro kasi walang filter. Yung filter niya sa taas, tinanggalan nyo ng media para hindi pumunta doon yung gamot. So, hindi pa rin siya lumalabo kasi nga, lagi ko siyang tinatanggalan ng 10% ng water. So, ayan. Magaganda naman guys yung dumating sa akin na filters. So, satisfied ako sa aking order. Kasya naman siya dun sa aking mga tank kasi maliliit naman yun. Para yan dun guys sa mga dun sa tatluhan kong tank. At saka yung tank ko ng guppy sa labas. Makikita nyo yung 6 pieces kong guppy na breeder ko na local guppy. So, nilagyan ko na rin siya nyan. Para naman maganda yung kanilang tank. Palaging malinis kasi kita nyo sa mga videos ko dati, improvise lang yung ginagamit kong filters. So, mahirap kasi ito, tatanggalin mo lang yung foam, lalabhan mo na, okay na. Eh yun, lahat ay aalisin mo, pati yung lalagyan, pati yung ano, o ayan na. Ganyan lang yung pagkakabit guys, eh, makikita nyo yan. Improvise lang yan, kita nyo lubulutang siya kaya ako nilagyan ng bato sa ibabaw. Improvise lang kasi yung filter ko na yan. So, yan yung tatluhan na ginawa ni The Guard para sa aming mga, ito imported guppies ito. Tapos yung nasa gitna si Nimay, inihiwalay ko siya kay Aro, diba? Friend niya si Nimay. So, napansin ko na sinusundot-sundot niya yung tagiliran ni Nimay, kaya ihiniwalay ni Aro, sinusundot ni Nimay yung tagiliran ni Aro, correction. So, inihiwalay ko siya para hindi siya mag-cause ng sakit ni Aro. So, ayan. Okay naman siya dyan sa tank na yan kasi maliit pa naman siya. Ililipat ko na lang ulit siya, guys, pag siya ay malaki-laki na. So, ayan. Ganyan ang paano siya i-coconnect. Ilalagay nyo muna yon. Pampatayo lang naman yung guys ng hose. Tapos, yan may maliit yan na parang butas. Ayan. Yan. May maliit yan na parang butas. Dyan nyo isusok-sok yung hose, guys. Tapos, diyan sa ibabaw nyo isusok-sok yung pampatayo ng hose. Since naman mababaw lang yung tubig ng aking local guppies. So, ayan, ganyan yan paano i-detach. Tatanggalin nyo lang yung nasa ibabaw. Madali naman yun, guys, ikabit. So, ayan, pwede nyo nang labhan yung foam kapag na-detach nyo yung nasa ibabaw. Ayan, o. Nagki-click naman yan, guys, pag na-secured nyo na. Hindi ko na nilagay yung pampatayo ng hose, guys, kasi mababaw naman yung tubig ng local guppies ko. Hindi ko siya nilalagyan ng masyadong maraming tubig kasi possible na pag tinaasan ko yung tubig, baka tumalon sila. Nangyari na kasi yan dun sa isa kong, sa local guppies ko, na tumalon yung isa, eh buntis pa naman. So, sayang, namatay siya kasi hindi ko naman agad napansin na nakatalon pala siya. So, ayan. Ayan na yung filters na ating binili. Lalagyan din natin yung kay Nimay, yung sa monster fish ko. Monster fish nga pala guys si Nimay. Kaya inihiwalay ko siya kasi baka magkasakitan sila ni Aro. So ayan, nakikita nyo yan. May controller yung aking aerator. Ayan, bali 5 yan. So lalakasan natin yung pressure nung tubig, nung pressure nung hangin, doon sa local gap, sa imported guppies ko. Ayan, makikita nyo yan, lalakas yan. Ayan, okay na. So, 5 yung connector nung aking controller ng aking aerator. Kasi, para makatipid tayo guys, malakas naman yung aerator ko. Kasi, kung bibili ka ng isang aerator kada tank, ay di ang lakas-lakas nun sa kuryente. So, ayan. Nilagyan ko yung sinimay. Tapos, nilagyan ko rin yung nasa labas na local guppies ko. Kaya, pansin nyo sa video na bago na yung filter nung mga local guppies ko. Ayan, oh. Wala yung filter, guys, kasi wala na akong ma-improvise. Kaya ang ginawa ko, nagtali na lang ako ng bato, tapos nilublub ko yung hose para lang magkaroon siya ng hangin. So, ayan. Magkakaroon na siya. Happy na si Nimay, ang aming monster fish. Mabait naman siya, guys. Kaya lang nagtaka ako kung bakit niya sinusundot-sundot si Aro. So, pinapakain ko naman siya. Busog naman siya palagi. Kasi makikita mo naman sa tiyan ng isda na busog sila.
At saka guys, paalala ko nga pala, pag guppies, ang inyong aalagaan, huwag nyo masyadong bubusugin. Kasi yun ang ikinamamatay ng isda, overfeeding. Ang arowana, pwede nyo yung pakainin ng pakainin kasi tumitigil naman yun kapag busog na. Ang ibang isda kasi walang control sa pagkain, kain sila ng kain hanggang sa yun na yung maging cause ng kanilang kamatayan. So, kailangan control nyo yung pagpapakain nyo. Kung ilan lang yung fish nyo, control nyo lang yung feeds na ilalagay nyo. So, ayan, magaganda na ang kanilang mga tank kasi pare-parehas na sila ng filters. Ito naman guys ay hobby lang. Ang anak ko lang ang nagkagusto nito ng una, kaya lang medyo napagusto rin ang mga matatanda, kaya ito kinarir. So ayan, yung nasa dulo guys, hindi naman yun kailangan ng aerator, kaya lang kinonect ko din kasi nakakaawa naman. So thank you.